Pagkagising namin ng umaga, nag-ano kami, nagpipiko kami sa butas. Tapos ano, iniwalay namin yung pako sa plastic. Tsaka ano, kinukuha din namin mga lata. Ano, tsaka yung mga yero. Mahirap po yung trabaho. Nasugatan po yung kamay ko. Tumatama po yung malapad sa may ganito po. Gusto na nga rin po rito umalis eh. Para siya mahirap dito yung buhay. Ako po si Ernie Sidao. Ano, namimiko lang lagi. Ako po si Eric Sidao. Magkapatid po kami ni Ernie. Magkakambal. Tagalo kayo po ng basura. Tinatapon po namin yung mga ano, basura, tapos po kinukuha po namin yung mga pwede pong maibenta, yung kinukuha po namin. Yan. Ito ko tsara. Ito ko din. Itong choli. Ito pungol. Ito pa pungol. Ito yung ano, yung mga nauhukay namin dun sa may butas namin. Tapos kakamadahin yung mga ano, tapos gagawin ng uling. Tapos pagka nauling na, ibibenta sa baba. Ito yung ano, ito yung yero. Iwalay-iwalay namin yan. Tsaka yung ito yung solid. Iwalay-iwalayin to. Tapos yung mga hindi natatanggal yung plastic, ano yun, susunugin. Tapos pagka nasunog na, aayusin din sa may sao na punit. Tapos punit. Ano yun din. Bebenta na. Ito yung elambre. Tsaka naman yung mga yero. Tapos ito naman yung mga pako-pako. Ibebenta namin yan. Tapos yun, pagka nasunog na namin, bebenta na namin yan. Ay na! Gusto, marami. Nick lang. Ito ka naman yung akin. Saan mo yun? Magsaksyon. Ako si Eduardo Dao. Tatay ni Eric at saka ni Ernie, yung kambal kong dalawa. Nagmula kami sa umaga ng umagang-umaga, magbandang alas 6, naabot ng isang sako hanggang alas 3 ng hapon. Ayun, tinatahi na namin yan. Sa kutsara na, patimbang na tayo para kumilit tayong bigas. Problema ang dalawa. Hindi na natabunan dito.
Aray! Delikado itong hanap buhay namin pagka malalim namin. Karamihan kasi puro aksidente. Natatabunan, natitibagan. Kaya bago kami gumagawa ng paraan, gumagawa kami ng paraan na iwas mo sarili mo. Ako ka magukay, titingnan mo muna kung babagsak o hindi. Kasi mahirap pagka natabunan ka. Pag mabuti, kung may makakita sa'yo, kung wala nakakita, tuluyan ka na doon sa ilalim. Yun lang ang pinakamahirap na hanap buhay dito sa amin. Wala naman kami yung ibang ano, hindi babay na kami yung pinag-aralan din namin. Kaya ako nga, sa sobrang hirap dito namin, tinitiis ko na lang. Naramdaman ko na nga yung masakit ng katawan ko, katipi ko. Pero yung anak ko, nasanay na rin din. Kaya kuntintiis na lang. Ikukumpara ko sa buhay ko nung nasa probinsya ko. Sa probinsya, magulo. Maganda sana nga na buhay doon dahil sa dagat. Eh magulo, hindi mo maiwasan ng gulo. Lagi kang masasanggap sa gulo, yung sa labanan ng mga sundalo at MP. Kaya kami mga mangmang, lumayo kami. Para hindi kami madamay. Pumunta kami dito sa ano. Isang mga ngalkal kami dito, kaya yung pagtitiis sa hanap buhay namin dito, dito na kami nagtitiis sa hanap buhay na ito. Sabi ko, kung may mapapasok lang ang trabaho, alas na ako dito. Sa hirap ng buhay dito. Yung pangangalkal na pagka hindi ka maingat dyan, kasama para kang nagukay ka ng sarili mong libingan. Sa dito po. Ah, oo, gusto ka lagayin mo. Sabi ko, wala akong mga gawa. Pero mahirap lang ako. Naawa nga ako sa kalagayan ng mga anak ko, pero wala naman akong magagawa. Talaga ngayon lang, buwit ang kapalaran ko, talaga mahirap kami. Natutulog kami magkapatid dito. Lahat kami dyan, kami natutulog lahat. Dito kami natutulog pagka umuulan. Tapos pagka nagsasobra-sobra, ano, dito naman kami yung iba natutulog sa ano lupa, ano lang, lalagyan lang ng plywood. Yun. Pagka po nilalagay namin sila rito. Ito yung manok ko. Naglilimlim. Ayan lang. Ayan. Ano, dito kami tumatay. Kasi wala kaming ididoro. Pati yung mga lahat ng mga tao rito. So ano lang din tumatay sa ganyan. Thank you.
si Manuel Manarang. Ako ay lumaki sa Smokey Mountain. Kilala bilang Baring Magdaragat noong panahon. Yung bahay namin na halos nakadikit na dun sa tapunan ng basura eh. So malaki yan, malaking basurahan, maraming truck. Tapos mag-aabang kayo dyan, meron kaming buslo sa likod. Yun yung mga original eh, may buslo kami sa likod. Meron kaming tinatawag na kalahig, tawag namin kalahig. Tapos ang aming paraparnalya, naka-medyas kami mahaba. Kung nakasapatos na magkaiba kulay, yan, nakapantalan. Sa pupunta kami ron, mangunguha kami. Hindi sumagi sa isip ko na makakaalis ako. Ang pakiramdam ko, dito na ako, wala namang masama eh. Masurero nga ako pero walang masama dahil naman kami nagnanakaw. Ngayon nag-involve ako sa Young Focus for Education and Development Foundation. Itong foundation na to ay tumutulong sa mga bata, particular sa Smokey Mountain, na magbigay ng oportunidad na makabalik ng pag-aaral yung mga bata. Sa tingin mo, makakapag-aral pa ba kayo? Hindi. Makakapag-aral pa tayo. Baka kasi hindi po kami makapasa sa exam. Pagka nakapasa kami, mag-aaral na lang kami ng mag-aaral. Mag-aaral na lang kami ng mabuti. Para sa ano? Para paglaki namin. Mag-aaral rin kami ng reporter, ay sandalo. Magsusandalo kami. Huli namin yung ano, yung mga sa Mindanao. Huli namin yung tulisan. May paglabang kami sa Mindanao ng rakrakan. Hindi. Huli namin yung mga ano, rebelde. Tapos dadalhin namin sa ano, presidente. Paglaki ko, magiging kernel na ako. Kernel? Hindi, ganun. Kernel, tapos lalaban na ako ng presidente. Ba't nga gusto mo maging presidente? Ako rin. Mayaman kasi ang presidente. Tanga. Mayaman. Hindi ganun. Ano? Pag rin ako din naging presidente. Tatalunin ko siya lagi. Papaanoyin ko yung mga mahihirap. Papalisin ko na rito. Tapos papagawa ko sila ng subdivision. Yun. Dito, tatanggalin. Pag ako naging presidente, papatanggal ko na yung bundok. Gagawin kong playground. Quizon, Rua, Bakal, Ilakal, Panso, Dilaw, Pagbebenta. Ako si Pasita Cantos, si Aero apo ko sa pamangkin. Eh, yung paghukay, yun lang nakbuhay namin. Mahirap din. Isa naman, meron kami kakainin ng konti. Pag kung makakuha ng lata, bakal-bakal, ayan. Yun lang makakain namin. Pag wala kami makakain kape,
Pag may natira kaning ulo, ani namin yan. Masunuri naman siya ng bata. Mga mabait, mabait siyang bata. Saka sumusunod sa akin kung inutosan ko. Oo, oh, nawa pa sa kanya. May magulang siya, kaya lang hindi niya magusto ng kuhan doon. Halimbawa, nagkukulit siya, hindi ko naman siya agad inano. Pag nagkukulit siya doon sa papa niya, papalon siya agad. Kaya siya dito siya. Malis ka na tatay? Bakit ka umalis ka na tatay? Umalis lang. Walang kain eh. Minsan kasi wala silang may bilim bigas. Marami kasi sila doon eh. Bali lima sila. Eh parang na ano dito eh. Parang naiilang ba doon magkuhan? Kasi ang kakainin niya, gusto niya yung mga kapatid na lang niya ang pakainin. Tingnan mo, bata pa siya, naghahanap buhay na. Sa kanya, naawa din. Tatawag ko, pumunta sa akin. May kanin doon nakatira sa'yo. Para pag mapunta siya sa akin, may makakain siya. Si Nel Sabeles. Inukuha namin ang pako tsaka sulit tsaka tanso. Nangalakal na kami para may pambiling bigas tsaka ulam. Minsan pag may natira, pinabaon namin. Marunong ako. Kami po, nangalakal kami sa mga may apoy. Hindi ka kami tsaka inalag at tsaka inuubo. Ganyan, kasi yan ay abo na. Unti-unting gumugulong yung mga bato, tapos yung mga abo niyan na may mga baga. Kaya kung pwede namin yan maging sani na kamatayan namin. Ako si Agnes Beles, ang ina ni Nelsa. Nakakatakot yan para sa amin. Kahit sino dito, natatakot sila dahil nga karamihan dito mga bata. Ang unang-unang katatakutan nila, ang madisgrasya sila. Ang matabunan, ang masunog ang paa nila, malubog sila sa abo nang hindi alam ng magulang, malilit yun sila. Magugulat ang magulang, wala na yung anak nila. Kaya ako, inaano ko yung mga anak ko na kung kinakailangan na nandito lang sa malapit na natatanaw ko. Papayagan ko sila. Sa abot ng tanaw ko lang. Ito ang dahilan kung bakit nakakaroon ng mga sakit yung mga bata. Inuubo, inaatake ng asma dahil sa methane. Nagkakaika kami pumupunta kasi sila sa may mga apoy. Kung may sakit man sila, pinainom ko na lang sila ng mga herbar, mga dahon-dahon. Katulad ng mga oregano. Tapos pausukan ko na lang sila sa may asin. Yung takore na may asin, pinapausukan ko na lang sila roon. Para medyo umano naman yung paghinga nila. Hindi sila mahirapan huminga. Kung minsan dumarating sa punto na kinakailangan dali sila sa ospital,
Nakaranas nga ako ng linalakad ko lang yung gat eh. Madala ko lang sila. Dinanas ko yan na papunta rito, pabalik kami. Papunta roon, nakasakay. Pabalik, naglakad na ako. Napakalayo pala. Wala pa si Mama nagigib. Minsan may katanungan sa akin yung anak ko eh. Mama, kailan ba tayo lilipat ng bahay? Yung wala tayo sa basura. Natatanong nila ako ng ganun. Nasasagot ko naman siya ng anak, saka na siguro tayo makakaalis dito kapag meron na tayong lilipatan. Ayoko sana kayo dito itira. Dahil sa wala nga lang kami mapuntahan. Kaya napipilitan akong nasa paligid sila ng basura. Yung sanay na nakatira dati sa Smokey Mountain. Dati nag-ukay kami sa Smokey Mountain. Tapos nung minukay po nga namin bat, bakal at lahat. Tapos dinadala po namin sa junk shop. Yung pinagbili po nun, binibili na yung pagkain. Pagkapiko ko, tumibag yung lungbutas namin. Tapos natabunan po ako. Ako si Larry Lucero, ay pangatlo kong anak si Dodong. Doon po ako sa kubong papahinga. Maya wala pang kalating oras, may biglang umiyak doon banda sa itaas sa kubo ko. Ay pala yung asawa ko, ay anak daw niya ay patay na. Nangihingi naman siya ng tulong ng mga tao. Mainit po yung basura. Parang may apoy po sa may likod ko. Habang nakabaon ako, binibilisan ko lang po yung paghinga. Gumawa ko ng paraan, nabumaon ako. Bigla kong tumakbo sa may pinubutasan ko ng pagkuha ng kalakal. Ngayon, pagtingin ko kay natambakangan lupa, ang ginawa ko, kinalahi ko na ng kinalahig siya hanggang maabot ko siya doon. Eh, mayroong kalating oras ng bago ko siya naabot. Nabaon ako, akala ko hindi na ako mabubuhay. Yun na yung katapusan ko eh. Pala na ililigtas rin pala ako ni Papa. Tinanong ko sa ano, dadalhin ba kita sa ospital? Sagot naman sa akin, huwag na pa, eh, wala tayong pera. Sa Smokey Mountain saka dito sa Isabela, mas ligtas mga anak ko dito dahil wala akong inuhukay. Dito, nakikita ko sila, lakad-lakad lang mga anak ko, sunduin ako. Pag lumalakad mga anak ko doon sa mga gilid sa Smokey Mountain, ay marami mga butas. Naalala ko baka mahulog. Mas ligtas mga anak ko doon dahil wala mga butas. Na sa gilid ng bahay. Ikasin ng malaki ang mga susunod na sa gusto ko pong maging doktor para sa may masakit, sa mahihirap. A-E-I-O-U B-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 
magbasa. Libro para makabasa. Kaya sabi ko, pagsikapan mo yan, kung talagang tapto ka, salamat ako sa Diyos dahil kahit pa paano, nagkaroon ng utak. Sabi ko, dahil sa hirap, napagtsagaan mo. Basta pagdating niya, galing eskwelahan, gabi na, kukunin niya pa yung bag niya, nagre-review siya, at gabi na. Pinapagalitan ko pa nga eh. Tama na, matulog ka na. May bukas pa naman.
Nahinto pa sa pag-aaral kasi walang pampaaral yung mga magulang namin. Huwag na tayo magpapinda na ngayon. Kilala pa natin. Parang na gusto lang din kung mag-aaral. Ang mga anak ko na yan, nahintas pag-aaral. Dahil sa pangangalkan lang sa hirap ng buhay namin. Kaya ito, hanggang ngayon, pangangalkan pa rin. Kaya hindi ako pag-aaral mga bata. Baka sakali, surtin ito sa anak buhay na ito, may makatulong sa amin, makapasok sa eskwela niyo ulit yung bata. Kaya, kung tintis lang ka ako, anak, ang Diyos ka ako, hindi naman natutulog eh. Tao ng mga batang nag-aaral, naiinggit ako. Mag-ipon po kami ng mag-ipon para may pagpa-aral. Kasi ang pangarap ko talaga, sana ko kahit may edad na ako, makagraduate mo lang sila sa high school. Pagdating nila na sila na wala na ako, hindi na sila mahihirapan sa maghahanap ng trabaho. Dahil sila may kahit papaano may pinag-aralan, pwede silang pumasok ng helper. Kasi yan ang pangarap ko, yung dalawa na yan, yung bunso ko na yan, kambal na yan, makatapos man lang. Pagkunin ko na yan. Akin na yan! Yan, sige. Huwag mo na kunin. Okay. Sige. Ate, pag-aaralan ngayon yung mga nakita natin sa kapaligiran. Tulad ng... Puno! Yung puno. Patawat! Patawat? Ano pa? Jeremy. Na nagtuturo sa Lighthouse Child Learning Center. Yung estudyante din si si Airo. Pang very silent na tao 'yan na bata, napakatahimik. Pero sa unti-unti through the process nagiging siya. Sabi natin talkative, nakapagsalita na rin at nakakasagot na rin sa mga aralin. Siyempre, pag nakita mo sila na naawa ka sa mga pangyayari nila, gusto ko man tumulong pero hindi ko magawa. Kasi sa ganitong pangyayari na isa rin ako sa mga tulad nila na salat sa mga bagay-bagay. Pero gayon pa man, sinisikap ko yung karunungan na ibigay sa kanila. Ang pangarap po sa kanya, magtapos ng pag-aral para matuto siya. Hindi gaya ng mga bata doon, para pasyal, walang pinag-aralan. Iyan kita ko dyan. Iyan. Minsan pag nagsusulit ako sa masyatulo ko, minsan piso na ang baon namin. Minsan po, inibigyan po kami ang klase namin ng baon kasi wala kaming baon. Okay mga bata, alam ba ninyo na malapit na ang ating bakasyon? Sa akin masakit. Napakasakit sa akin. Dahil biro yung papasok ko sa eskwela na minsan walang laman ang tiyan mo. Tapos makikita nila yung mga klase nila, di ba, busog. Minsan, ang isip nila, siyempre, hindi makakaroon ng focus sa teacher. Dahil kumakalam ang bituka nila. Nararamdaman ko yung hirap nila. Pero wala nga lang akong magawa. Kaya pinipilit ko na lang kahit na alam kong itong sila na papasok, pinipilit kong papasokin sila. Yun nga, sa klase masyado silang tahimik. Tapos kapag hindi sila masyado nakakapasok dahil ang sabi ng bata, walang baon. Minsan nahuhuli sila kasi siguro hindi na nga sila nakakatulog masyado. Lately ko na lang nalaman na ganun pala na may sakit yung bata, may hika. Tapos dun sila nakatira sa bundok ng basura.
ng kutsara. Hindi siya sama. Hindi na maingi. Oo, tabi. Ipunin namin dito sa gilid ng bahay namin. Pagka marami na, eh, alam na namin na makakabili na kami ng bigas. Ibibenta na namin yan sa hapon. Pagdating ng hapon, hindi nakabenta na kami. Doon ako sa mismo sa palengke, dumadaan na kami. Bili na kami ng pinagkakasya ko yung magkano. Bibili ako ng 3/4 na bigas para may masaing na kami. Talagang sinasabi ko sa kanila yan kung meron nga lang kaming malilipatan at magiging puhunan namin sa pagtitinda. Matagal na akong umalis dito. Wala lang kasi akong makunan ng pagtitinda para hindi naman sa ganitong paraang kumamulat ang mga anak sa pamamasura. Ito lang, bigas tsaka ulam. Tinita kong 97 na ginawa nilang 100. Itong paanang manok, 56 na. Tapos itong bigas, 28. Pang ilang araw niya po pagkain na? Ngayon lang. Mga isang linggo bago kami makaipon. 1 kilo ng mga ilambre, 12 kilo ng pako, 16. Tapos yung kilo ng mga yero, 12 rin. Tapos pagka marami na, binibenta. May bili kami mga pagkain namin, tsaka bigas, tsaka mga ulam. Huwag na kayo sumama, oy. Maraming sasakyan. Huwag na kayo mga kumalis. Dami sasakyan, oh. Datalam. Mainit. Kaya dito ang buhay namin, eh, hindi ko naman masabi mahirap. Kung titingnan mo lang talaga, ang hanap buhay namin, mahirap sa hindi sanay. Kami nasanay na kami dito, kaya hindi na namin masasabi kami mahirap ang buhay, hanap buhay dito. Thank you.
31 kilos. 131 kilos. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ito, 434. Ayan. Napang gagawin nyo ngayon sa pera? Bibili namin bigas at saka ulam. Kaya minsan natutuwa din ako kahit sa hirap ng buhay namin. Eh, nagsasama-sama kami kumain. Masaya. Sarili ko kasi pagkadating sa ano, sa gabi, matutulog na kami. Nag-iisip naman ako ng para sa kinabukasan namin, kung sana naman kami kukuha. Siyempre, magulo ang isip mo pagdating ng gabi, di ka rin nakakatulog ng maayos. Eh. Habang pagmamasdan mo na lang yung mga bata, pag pinagmasdan mo yung mga anak mo, nandun ay sama-sama ng awa sa sarili at awa sa mga anak. Paano ko kaya sila palalakihin? Yan minsan na natatanong ko sa sarili ko. Pag wala kang balang, di mo maagad-agad may takbo ng ospital. Okay. Una, linagnat lang siya. Tapos nung sabi ko, siguro nag-iipin na. Then 7 months na siya. Tapos nung ano, sabi ko, oh, bakit parang basa yung tae niya? Yun ang napansin ko, una, linagnat, tapos nagtae. Tapos biglang pinadede ko na siya. Sinuka. Sabi ko, baka na ano lang, busog. Pinadede ko ulit siya. Ganun naman, sinuka niya. Basta pinabayaan ko muna, sabi ko, bukas na nga lang. Yung pumunta ako dun sa tatay nila, nagbigay sa akin 50. Binili ko ng hydride. Ng center kahapon, isang gamot lang nakuha ko doon. Ang sabi ko, Diyos ko. Ang dami na rin bahay doon. Minsan, ang center, may gamot. Minsan, wala. Eh, pagka wala kang gamot, yung makukuha, yung reseta naman nabibigay sa'yo, problemado ka naman ng pambili. Ano ba yan? Kaya nung, hindi sana ako pupunta rito eh. Kasi sabi nila, gamutan nga raw. Eh, tara, gamot yan. Ano lang ito eh, pang-apat na araw niya lang ngayon. May mga reseta nga siya doon. Tinanong ko yung isa sa ano, bilya ng, wala raw, generic na, bigay 100. Eh, Diyos ko, 100, pang kakain ko na nga lang. Ang hirap kumita ng pera. Bakit anak niya po ba? Sulat mo na lang dito. Nanay, ano pangalan ninyo? Agnes. Agnes. Ilan yung anak ninyo ngayon? Lima. Lima yung kasama ninyo anak. Ilang taon yung panganay? Ano, 8 na siya sa March, April pa. 8. Ano pangalan niya? Sophia Marie. Sophia Marie. Yung pangalawa? Si Nelsa. Si Nelsa. Ilang taon na siya? Ito. Sa bahay ba? Maraming may ubo? Hmm. Yung panganay niya, si
Sofia, ng 8 taon, babae. Meron siyang upper respiratory tract infection. So parang infection sa baga. Maaring cause ng bacteria o ng virus, pero mukhang mas bacterial kasi pabalik-balik. So binigyan natin siya ng antibiotic at susubukan kung malulunasan sa antibiotic na yun. Si Nelia naman at saka si Ira na 7 taon at 4 taong gulang, parehong merong common colds. So mukhang ito yung ordinaryong sipon na nakukuha din na sa mga virus na kumakalat. Unang-una, pwede ngang bacteria o viral na nasa paligid o nasa hangin, lalong-lalo pa sa lugar na tulad dito sa Smokey Mountain. Subukan kong papunta sa high school kung makakapasok ulit ang mga bata. Kung sakaling kapag makakapasok ulit sila, papasalamat din ako kung makakapasok ulit, kabalik sila sa high school. So, yan ang pangarap ko talaga. Dahil ako, Gaydan, na gusto ko mabago man lang sa ang Panginoon, magkapatapos mo sa pag-aaral. Kasi yan ang pangarap ko, yung dalawa na yan, yung bunso ko na yan, kambal na yan, makatapos man lang. Trees have fruit and flowers. Ilang-ilang okay. Trees. Let's see if you understand the sentence that you read. Okay, what are the parts of the plant? Okay, dalawa, as you listen, ha? What are the parts of the plant? Nawaan niyo ba yung binasa niyo, anak? What are the parts of the plant? Okay, read again. The plant and the trees are root, stem, or trunk. Trunks. Meron silang eagerness to learn. Pero sa panahon na ito, nakita natin, ang comprehension nila masyadong mahina. So, sabi nila, papasok sa dito. So, we'll try our best na magkaroon sila ng mga tutoring para maunawaan nila. Pero in Filipino, they can read. Pero din sa, at saka yung pronunciation nila, at siguro dahil nga nag-aaral sila na hindi sila nag-aaral sa gabi, nagbabasura lang sila. So wala na silang time, pagod na. Kay sarap. Hulaan ninyo ito'y... So here at IPA, we are very willing na tulungan sila. I have my peer group to supervise them. May paglilingkod ko sa inyo, tatay? Sana kapasok niya sa school. Mm-hmm.
kasi yun lang ang pangarap ko sa buwan. Lahat ng mga bata ay may karapatan mag-aral. Kailan po sila huling pumasok sa paaralan? Mabuti lang ito. So, saan po sila nag-aral? Sa Bulacan po eh. Dito lang po ako ng mga kasa sa Smokey Mountain. Anong grade po sila sa Bulacan? Grade 5 po. So, nag-grade 5 sila sa Bulacan. Sila ay nakatapos? Hindi po. Ah, hindi nila natapos yon. So, papasok sila as grade 5. Okay. Tatay, sila po ay kahit sa ang paaralan ay pwedeng pangbabayin. Ngayon, bibigyan kayo ng option. Meron tayong program, ma'am, na yung mga overage na bata ay maaaring ma-promote sila, di ba, ma-advance ng grade kung sila ay papasok. Dito po tatay sa Manila, dito ay may zero collection tayo. Wala pong babayaran kahit ano. Huwag niyo pong isipin na kayo ay gagastos sa pagpapaaral niyo. Wala po kayo. Tuwan-tuwa po ako sa makakabalik na sa eskwelahan yung bata. Tuwan-tuwa talaga ako hanggang sa alam ko na makakapasok na sila. Kaya lang ang ano ko sa kanila. Sabi ko, nak, sana galingan niyo. Pagkakataon na niyo, makabalik kayo sa school. Masaya na kami. Ano kasi makakapag-aral na rin kami.